Hello mga ka-farmers, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ng video ito, lalo na kay partner Kimit. Alam nyo ba, sa panahon ngayon ay kailangan po natin ng halaman na tulad po nito, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya, dahil ito'y nakakagamot po ito ng arthritis, yung hika, yung hubak sa Bisaya. Nung bata pa ako, may kapitbahay po kaming may hika na hindi siya makahinga ng dahil sa hika, masakit niya. Kadalasan lagi siyang dinadalaw ng hika. Yung inaatake siya ng hika, ganun pala. Pag lalong-lalo na pag madaling araw, dahil malambing ang panahon, yung umaatake yung mga ganung klaseng sakit. At isang araw, pumunta siya sa amin, naghanap ng ganitong halaman. Sabi niya, yung meron ba kaming bangka-bangka? Bangka-bangka kasi sa saya ito. Halaman na to. At totoo, may power niya siyang makalunak ng sakit na hika. At sa ngayon, pwede rin siyang makagamot ng kung merong bato sa kidney, yung nahihirapan kang maghihi, at isa pa yung nahihirapan kang panahon ng pandemya, ay ito po yung pinakamahal na halaman sa buong mundo. Wow. Kung makikita nyo, wala siyang lupa. Nandito lang siya sa bato na kadikit. Maliit pa lang ito noon. At hanggang ngayon, malaki na siya. Yung mga ugat-ugat niya dito, mga makikita nyo, nakadikit na sa bato. At ang ganda na niyang tingnan kasi ang dami ng mga bangka. Yung bulaklak niya. At ito yung yung seeds niya na pwedeng ipunla natin sa ating mga pot. Ito. Tukuha ka lang nito, ganun. Ito, ganito. Ayan, pag mailagay mo dito sa pot, mayroon kayong mga pot diyan. Posible siyang tumubo at lumaki katulad nito. Parang ganun lang siya, oh. Parang nahulog lang siya sa dito sa bato at tumubo. At yung mother plant niya ito. Ito yung mother plant niya. Sa ngayon, medyo mahaba-haba na siya. Dahil nasa mga isang taon na po ito dito. Pero hindi siya masyadong dumami, hindi siya nakapagparami kasi bato yung kanyang lalagyan, sabi ni Kimit. So, ang gagawin po natin ngayon, ipapakita po namin sa inyo kung paano po ito gagawin, yung sinasabi ko na para panlunas ng hika. At yung yung sinasabi ko kanina, yung nahihirapan na magdumi, lalong-lalo na sa kung yung tawag ng mahilig kang kumain ng yung mga matataba, yung mga katulad ng mga balbakwa, no, yung mga baboy yung mga matataba na mga pagkain, katulad ng hindi na absorb
sa ating katawan, nakadikit pa rin sa ating katawan dun sa looban natin. So ito, try nating gawin at gamitin itong halaman na ito. Ito ang pinakamahal na halaman sa buong mundo. Isa, dahil parang isang miracle po dahil nasa bato siya, nakadikit. At hindi po ito itinanim, kusang tumubo lang. At kung makikita nyo, may isa pa itong kasama niya. Merong viral na nakadikit pa rin siya sa bato. So, ang gagawin natin, kukuha lang tayo ng dahon niya. Para malinis naman. Para malinisan natin yung puno niya. Para hindi siya masyadong nabibigatan. Dahil baka nabibigatan na siya sa hirap ng buhay ngayon. Dahil sa pandemya. Ayan. Okay. Ingat lang, ingatan lang po natin. Ayan. Meron na tayong apat. Hawakan mo. Snake plant moonshine. Moises plant po itong Moises plant. Ito po yung Moises plant. Kung i-search niyo po sa YouTube, Moises plant po ito. At doon makikita niyo kung totoo ba yung sinasabi ko na pwede itong gamitin na panglunas ng ating hika or iba't ibang mga ano sakit. Isa, dalawa, tatlo, walo, apat, lima. Ang gagamitin natin yung mga magagandang dahon niya. Magagandang bilag. Ayan. Tingnan natin. Baka binigay ito. Hindi, walang problema yan. Pwede naman natin i-cut dito para may isang nga siya. Pero sa ngayon, hindi muna. Yan muna yan. At ating gagawin, ilulutuin po natin ito. At bago natin lulutuin, ihugasan muna natin para wala nang baryos. Baryos, virus na pala. Maraming may baryos ba dyan? Oo nga. Ito yung mga yung isang kasama niyang kahoy. Oh. Baka ito yung mga gagamit natin sa susunod. Pang ano niya? Gawa tayo na. Hawakan naman natin. Tapos na nating hugasan at gagawin natin, ilulunod lang natin sa ating lutuan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito. Okay. Ya, tingnan mo na. Ito na yung pitong dahon ng Moises plant. At lalagyan natin lang ng pitong baso rin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Okay, may pitong baso na siya. So, ang gagawin po natin, pakuluan natin ng kahit
15 to 20 minutes pwede na siyang ating gamitin. Pwede rin mga 25 minutes. Pero tingnan natin kung depende sa yung panggatong natin kung malakas na pang-apoy. Tara. Ilalagay na natin doon sa ating saingan. Nandoon na si Haring Kinit ko. Yung Haring Kinit. Yung Farmer's Kinit. Mas maganda kung malakas ang siga niya. Para mabilis nating magawa ang ating trabaho ngayon. Kung mas maganda po yung gagamitin natin, yung kulon, yung anong clay pot. Basta yung clay pot. Kulon sa Bisaya, anong yun? Kulon sa Bisaya. Clay. At kung ito ang ating gagamitin, yung aluminum na ano, kaldero, huwag masyado nating takpan. Ito, may butas siya. May dalawang butas. So, pwede siyang makalabas yung toxic niya sa aluminum. Pero mas maganda yung ano, yung clay kaldero. hindi naman siguro clay pot. Yung kulon sa Bisaya. Dahil organic yon, natural na. Walang halong kemikal. Walang halong kemikal. Tama ka, ginit. Idol, kita ginit ah. Pero dahil wala tayo nun, ito lang ating gagamitin. Pero may butas siya. Dalawang butas. Para pag kumukulo siya, yung Toxic, lalabas yan. Pero mas maganda pag kumukulo na, punin lang natin yung takip niya. Wala pa man. Sasarado muna. Hintay muna tayo ng isang araw. Hindi. Ilang minuto lang. Bilang pasasalamat po sa inyo lahat, may isa pa kaming ituturo sa inyo. Para po ito pangunula sa lagnat, yung pinatawag nilang tuob. Yung unang panahon, nung may lagnat ako, yung mama ko ang nagturo sa akin na ito ang gagamitin. Habang tayo naghihintay na kumukulo yung tubig nating sinaing at maluto yung Moises plant, ating isasabay po ito. Ilalagay lang natin sa apoy. Isa yung bato, hindi yan stone. Ganito lang kalaki na bato. Yan. Ilalagay natin dito sa apoy. Ilalim. Habang tayo naghihintay na kumukulo yan. At aming ipapakita sa inyo kung paano po gagawin ito. Dahil ito po yung importante sa atin ngayong panahon ng pandemya. At ito yung makakalunas po sa lagnat ng bata or kahit katulad ng ganito kalagi yung edad ko. Magpapaganda lang. Okay, kumukulo na. Kaya kinuha natin yung takip niya para sumabas yung toxic kung meron man galing sa ating nilutuan na ano, yung aluminum na galero. Hintay muna tayo ng ilang minuto dahil hindi pa luto. Okay, tingnan nyo, pwede na po itong ating hainin para palamigin. And habang naghihintay tayo sa yung bato na inilagay natin, ang tama pag pwede na itong bato, pwede na rin natin inumin ito. Huwag po kayong alis dyan ha, para makikita ninyo kung paano po gagamitin itong batong at ating inilagay dito sa apoy. Yan. Hindi pa pwede. Kailangan papulahin ba yan eh? Kailangan yung parang napaka
init na niya. Yung itim pa, hindi pa pwede yan. Kaya habang naghihintay tayo noon, eh papalamigin muna natin ito dahil ipapakita namin sa inyo iinom ako ng katas ng ano yung Moses plant natin. Itakpan muna natin dahil pwede na. Okay, may butas naman dito. Ganun. Minsan na ako'y kuha sa pato ko. Yun na konti na lang yung tubig niya. Parang dugo. Ayan. Yung mas maganda kasi yung pitong baso, eh pwede tatlo na lang baso na maiwan niya. Ayan. Medyo maingit pa. Yung kulay niya. Napakagandang tingnan ng kulay niya. Parang wine. Ayan. Itra-transfer muna natin ito sa isang baso. Para madali lang siyang lumamig. Init pa kasi. Yung ganito karaming tubig, yung katas niya, eh sa isang araw, isa sa aga, isa rin sa tanghali, at isang baso rin sa hapon. Maghapon na. Yun. Kahit ganito lang dami na yung katas ng Moises plant niya. Pero try natin kung pwede na ba. Maka-inip pa. Parang tsaa yan, Gold. Sarap. Ang sarap, parang totoong wine. Ayan. Ito po yung talagang ligtas. Ligtas mo itong inumin. Kahit sa bata. Walang pinipili na pwedeng inumin. Kahit wala kang sakit. Pero wala naman sigurong tao na walang sakit. Dahil sa ating mga pasapanahon natin ngayon, eh, marami tayong iba't ibang kinakain na may mga toxic na. Katulad ng yung mga medisina na ng mga pagkain sa bigas, sa mga gulay, yung kahit na kumakain tayo ng yung mga karneng baka, yung may mga matataba, eh pwede itong pang-cleansing sa loob ng ating katawan. At huwag kayong mag-arala. Ligtas po itong inumin kahit sino, kahit sa bata. Yes. Napakasarap po talaga. Ayan. Kung ikaw, Nate, try mo? Gusto mo mag-try? Ang sarap. Mamaya na kasi init, mainit pa. Hindi naman masyadong mainit. Mas maganda ito. Inumin. Yung gamitin natin itong, ano? Yung pangtsa natin sa araw-araw. Pwede sa umaga. Walang problema mo talaga. Try nyo. Try nyo lang. At ito po yung sinasabi ko na yung halaman na napakamahal po talaga dahil ang halaman na yung Moises na yan, Moises plant, eh napakahalaga po talaga sa ating kalusugan. Wow! Init ka yung... Ang sarap! Yan. Init? Inom ka? Init ba? Init ba? Anong sabihin? Yung sa looban, sa loob ng katawan ko, eh, parang na may ano may gumagapang sa ilalim yung mga bulati parang nagganyan no ganyan niya. Sarap. Ayan. Sarap talaga sa pakiramdam sa dito sa loob dito sa bituka natin. Ito. Ito na yung bato na ating inilagay doon sa apoy. At ginamitan lang natin yung pot. At dahil mainit na siya,
ipapakita namin sa inyo kung paano gagawin sa mga hindi pa hindi pa nila alam kung paano gagamitin. So gawa tayo ng sample. Mas maganda po itong gamitin doon sa loob ng kwarto o sa loob ng bahay, at kuha tayo ng kumot, lagyan natin ng tubig para yung aso niya, anong tawag yung aso, yung usok, usok niya, yung aso na naman eh. Yung usok wala nang gawin yung sample ay lisiginit, hindi yung nagkumot ulit eh. Yan dito, parang ganyan. Ready, ikaw net, ready, ikaw net ka. Okay. Loko kamay. Ayan. Ha? Tindog na eh. Tindog. Tindog. Ayan. Paglagyan natin ito ng tubig, ang mangyari sa kanya, yung apoy niya. Yung apoy. Yung usok niya. Usok. Ayan. Hindi siya masyadong maraming usok. Ayan o. Yung usok niya, yung pwedeng makapaglunas sa lagnat dahil mainit kasi, pero mas maganda yung ano, yung makapal na ano, kumot na sa ilalim. Napakainit niya sa ilalim, dito sa ilalim para kang ayan, meron sa kailangan yung usok niya papunta dito sa iyong agtang ayan. At kung try nyo gawin ito, mararanasan nyo po na ibang init ang inyong mararamdaman dito, at ayan, parang lumalabas na yung mga pawis na nakasarap sa ramdam. Ayan, pero hindi po ito perfect ang paggawa natin dahil nandito tayo sa labas at yung kumot natin na ginagawa hindi masyadong sarado. Pero example lang po ito para magawa ninyo sa inyong mga bahay. Kung meron kayong lagnat or sabi nila yung sinasabi niyong bughat, na sabi saya bughat, ano yun? Anong sa Tagalog yung bughat? Na bubughat ka? Arthritis. Hindi yun, arthritis, taka ano guys. Yung sobrang sa trabaho, bughat man siguro pa rin yan sa Tagalog. At mag-comment lang po kayo kung anong Tagalog ng bughat. Hindi kasi alam ni Kinit eh. At mag-comment lang po kayo kung meron kayong, kung alam nyo po na gawin ito sa Moses plant at sa itong tuob na sinasabi natin kanina hanggang ngayon, panglunas sa lagnat. At wala po itong problema kahit sa mga kabataan natin. At maraming salamat po talaga. Lumalabas na yung mga ano natin, yung mga pawis natin dito. Hindi masyadong maraming pawis, pero napapawis yung talaga kami ng maraming singot eh. At maraming salamat po sa inyong support. Salamat po sa ating mga subscribers. Sana huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa mga bago pa, at mag-like naman diyan sa mga nakagusto sa ating video. God bless you po. Maraming salamat po talaga. Thank you.